your address updated, and then they'll send you up to us. Okay. Okay, so yep. Have some breakfast, and we'll see you soon. Okay, thank you. Okay, you're welcome. Talk to you later. Bye-bye. So, what's going on, everyone? It's John here, aka Alex TV. And as you can see, nakita niyo ba yan? Today is February 18, and nandito kami sa hospital. Ayan siya. Kapapasok lang namin, and today siya i-induce. And so far, wala pa siyang nararamdaman actually. Kasi hindi pa siya nang hindi pa naman siya na-induce pero and so for this vlog it's the birth vlog. Actually, yun na yun. And we'll see kung ano magiging progress niya. Makikita natin mamaya. And yeah. So, mamaya na lang ulit. Baka bumalik na yung nurse. Mula ng tubig. Bye. Alright! So, yun na nga mga papi. Patay mga ilag-tik po. Ingay. Yan. So, yun na nga mga papi, no. Bali, nagkaroon ng konting problema kanina. Sabi kasi sa hospital, ang tawag dito? Wala daw available room for us. Tapos, parang nagka-issue sila sa mga bed. Parang wala yata sila mga bagong bed na para sa mga bagong pasyente. So, nandito kami ngayon. Sa bahay. Nandito kami sa bahay at babalik na lang daw kami bukas ng umaga to, ang tawag doon? Para ituloy yung induction niya. Sobrang laki na. Oh, di ba? Laki, no? So, update ko na lang kayo bukas ng umaga. Okay? Okay? Okay, bye! Contact and your address updated. Mm-hmm. And then they'll send you up to us. Okay. Okay. So yep. Have some breakfast and we'll see you soon. Okay. Thank you. Okay. You're welcome. Talk to you later. Bye-bye. Ay, yo, nanginantay. Liligo na. Sa wakas, tinawagan na kami, mga papi. Okay. Prepare na. Ow. Dahil manganganak na siya maya-maya lang. Ikaw na. Wait, woke up like this. Hindi naka-record. Naka-record yan. Naliligo na ako. Ligo na. Tanggal na yan. Ligo. Tanggal daw makabangon. Ligo na lang makabangon. Alright, mamaya na lang ulit sa hospital mga feed. Bye-bye! Okay guys, kikita nyo na naman yan. Dito na ako, dito na kami sa hospital ulit. At ayan na siya. Kasi setup lang sa kanya nung mag-monitor ng heartbeat ng baby. And yun. Lakas ng beat ng heartbeat. Anyways, update ko ulit kay mamaya. Bye! So guys, totoo na to. Dahil nakaswero na siya. And kinabit na rin yung parang synthetic hormones na pampalabor. Ayan siya. So, kaninang itinutusok yung swero. Hindi ko siya matignan eh. Relax ka lang dyan. Ano gagawin? Ha? Wala. Ayan, update lang. Ayan, sinuwero na siya. So, totoong-totoo na to. Mamaya-maya lang lalabas na si baby. So, yun. Update ko na lang kayo ulit mamaya. Bye! Konting update lang mga papi.
inilipat kami ulit ng room kasi madami daw nanganganak and siya is medyo malayo-layo pa daw, so ayan, kung naririnig niyo yung mga yan, mga heartbeat yan ng mga bata na nakapaligid sa amin, yung ano, mga buntis din na nakapaliwat sa amin, ayan. So yun lang, konting update lang sa inyo kasi nga medyo matagal pa siya, so kailangan ng delivery room, so kinuha yung room sa amin and nilipat kami dito sa may parang testing room, parang ganun. Basta yun. Anyways, see you later ulit. See you later. Alright, konting update. Nandito na naman kami sa room. Woo! Inumpisahan na ulit yung induction niya. Uy, madilim. Yeah, inumpisahan na ulit yung induction niya. And we'll see later for coming hours kung magle-labor na siya o hindi. And yun. Bye! Update lang. Update lang ulit. Itinaas na yung dose niya ng dun sa induce. Ilan na? 8 na yata. 8. From 2, naging 8. Ayan. So, ayun yung itsura niya. Medyo nagko-contract-contract na siya. Ang average is parang nasa 5 minutes. 10 minutes, 5 minutes pa. So medyo malayo-layo pa. And we don't know kung open na ba talaga siya or hindi. And so, konting update lang ulit. Nakalimutan ko nga pala yung tripod ko na sa sasakyan. So, pero mamaya. Pakakunin ko siya mamaya. Mamaya-maya. Fresh. Ayan. Anyways, update ulit later. Bye! Thank you.
1 to 10. 8 na? Medyo, baka kailangan mo na lang unlock. Ayan mga kapatid. So, ang hirap. Ang hirap siyang tignan na nahihirapan. Pero, kailangan talaga eh kasi ganun siya. Ganito ang sa mga napanood namin, sa mga napanood ko, ganyan talaga yung mga ang sakit-sakit ng contraction, mga ganyan. So, ang hirap siyang tignan pero I'm just staying here na yan, na tawag dito, gumagabay, like, sinusupport siya, minamasaya siya, ganyan-ganyan. So, konting update lang ulit. Later na lang ulit. Bye! Alright, konting update lang ulit. 3cm na siya. And, pinayagan na siya mag-epidural. Dahil di niya nakaya yung pain kanina. And, ayan, so, pagdasal nyo kami. Well, pag lumabas yung video na to, it's syempre nandun si baby a**s. Yan, so ayan, dami nang nakakabit sa kanya. And so bet it's working, the induction is working. 3cm na siya, maya maya lang magle-labor na siya. Well, nagle-labor na siya actually. 3cm na siya and hopefully maya maya lang maging ano na siya, mag 10cm na, no? Lab. Okay. Mamaya na lang ulit. Bye-bye! Konting update lang ulit. Tayo ay nasa 5cm na. Kalahati na lang. Pupush na siya. No pain, no pain siya. Kasi naka-epidural na nga siya. Ayan, so kahit nagko-contraction siya, wala siyang nararamdaman. But tawag doon, minomonitor nila yung contraction doon sa doon yung computer na yan. Yan. So, ayan. May choice kailangan ng epidural, umiiyak na kanina. Oo. May iyak na siya kanina. Awang-awa na ako kanina. Nag-aantay kami ng kung pwede siyang epidural o hindi. So, ay, awa ng Diyos. Thank you doon sa anesthesiologist na nagpunta kanina na itinusok yung para sa epidural niya. And shout out sa mga nurses namin. Thank you, ang babait ninyo. Except sa una. Anyways, hindi naman namin alam yung pangalan. Basta yun. Siguro ganun lang talaga yung personality niya kasi feeling ko hindi siya... Saka siguro parang pagod din siya kasi ang dami nilang kanina. Busy sila kanina. Kaya kami nalipat ng room kanina. Kasi busy sila. Kailangan nila lahat ng labor rooms. Ayan, so, mamaya ulit. Baka pushing na. Bye! Ano yung kanta mo? Kakantahin ko. Kantahin mo? Kantahin ko. Gusto kong suminga, pero baka bata lumabas. What? Uy, baka bata lumabas. Bahala ka dyan. Hindi ka galing. Alright, mga papi. Tinaasan na ulit yung dosage ng kanyang yung gamot. And so far, wala pa rin siyang nararamdaman ulit. Nag-i-effect pa rin yung epidural. And last IE, 5cm na siya. 5cm. Kalahati na tayo mga papi. Konting-konti na lang. Bye! Alright guys. We're almost there. Inai-e siya ng nurse. Nasa 9.5 na daw siya. So, half na lang, 10, fully dilated na lang. Fully dilated na siya. Kaso, medyo mataas pa si baby. So, ayaw pa nila siyang pag-anahin. Ang gusto niyang maramdaman niya is yung pag-push na. Push. So, yan. Yan, so...
Ayan. Masakit yung palaga. So, let's see. Mamaya, kung magpo-push na siya. Mamaya, bye! Konting update lang. Tinry namin mag-push but hindi na kaya at medyo pagod na siya. So pinili na lang namin magpa C-section ngayon. Eh nakaganito ako, naka PPE ako kasi nag-aantay ako sa kanila doon sa loob. Na piniprep lang siya for CS. And so konting update lang ulit. Mamaya na lang ulit. Pag lumabas na si baby. Okay? Bye-bye. Alright guys. It's 6. Ano oras na ba? Parang 6:30. 6:20. Ayan. Dito na kami sa postpartum unit. Ayan, postpartum unit. Hindi ko na na-vlog yung kasagsagan ng labor niya, like nung 10 cm na siya kasi alangan mong unahin ka pa mag-vlog kaysa sa tulungan siya, diba? So and so the baby is there and the mommy is there. Mommy is resting, baby is resting, daddy is watching. And so konting update lang ulit tapos mamaya pag maayos-ayos na si mommy, tatanungin natin siya. Kikwento na papakwento natin sa kanya yung experience niya. Na? Alright, bye!